Naranasan nyo na ba to? Red LOS. So, sa video na to, let's check yung mga first na gagawin pag na-experience yung ganyan. Okay? Then, kung naka-turn on yung modem nyo, I would recommend to turn it off. First is to check this box. Bunot, check. Then, yung kable, i-check nyo papunta sa modem kung merong sira or merong bend. Kasi ito, hindi to basta-basta ang nabibend. Then, check nyo lang, linisin. Then yan, salpak nyo agad. Sa likod ng modem. So ito, kailangan nyo ring bunutin. Then check kung meron bang sira yung kable. So make sure na nakadaan siya dyan. No? Tapos, ano naman, isalpak nyo ulit. Okay. And then sa likod ng modem, i-check nyo rin. So, after checking the fiber optic, yung fiber patch cord na yellow, na wala bang na-bend, wala bang nasira, punutin nyo rin to. So, ano lang, baka nahugot lang. Kasi kadalasan, yan. Okay? So, salpak nyo na agad yan. 2-3 minutes, pwede nyo nang i-on. Para mag-power reboot lang yung modem. Then, make sure na yung mga LAN port is walang nakakonect. Kaya bakanti yan, LAN port. Okay. Okay, so after checking all the connection, the fiber optic, the patch cord, so time to turn on your modem. So first. Then, wait for it to boot up yung modem. So, this is the power. This is the PON. Loss of signal internet. So, it is expected na after yung ma-turn on is ito, PON, mag-steady. Then, eventually, internet. So, yan, blinking. Nag-create pa siya ng session. Establishing session. Once nung steady, yan, okay? So, this is the WLAN 2 which corresponds sa 5 GHz na band ng Wi-Fi. Then, after that, it expecto na mag-steady yung internet. So, yan, ibig sabihin, normal na yung connectivity. So, meron na kayong internet connection. Okay? So, ganun lang yung pag-check ng modem. Kung hindi talaga, okay, so after checking all the connections, try natin i-on yung modem. So make sure na naka-intact na yung mga kable sa likod, yung fiber cable sa likod. Okay? So, para yung connectivity. So, let's wait for the modem to boot up. So, PON, LOS. So, yun. Blinking pa rin. Marami kasing factor yan. Meron tayong video na nag-explain na maraming factor yung LOS red. So, even though WLAN, may Wi-Fi signal kayo, pero since naka-LOS, loss of signal, ibig sabihin, walang connectivity yung modem nyo papunta dun sa central office. So, ito na yung time na putol siguro yung fiber nyo sa labas ng bahay. So, it's time to book a technician dun sa Globe One app para ma-visit agad. Tapos, matrace nila yung fiber nyo sa labas papunta sa inyong bahay. Kung merong putol, sila na po yung magre-repair nyan.
wala tayong babayaran pag naputol yung fiber sa labas. Mali si technician, just make sure na mag-book tayo sa official Globe One app, tapos bawal yung mag-book ka lang ng sa labas na technician. Kasi kung walang ticket, mas mahirap yun. So ito is, kailangan na natin tumawag sa Globe One app. Walang ibang way kundi Globe One app or sa Facebook Messenger. Medyo marami kasing hihingin na details sa Facebook Messenger. Yung account number, kailangan talaga yung account owner yung mag-request ng technician visit. So, ganyan lang guys yung pag-resolve ng fiber. Ito yung step-by-step na process paano magreklamo ng internet connection or LOS signal. Okay? Turn it off na lang guys para ano. Although meron tayong WLAN, so makikita nyo rin yan, meron talagang wifi signal. Pero walang internet kasi hindi umiilaw yung internet. Ito yung indicator na meron kang connectivity sa internet. Tsaka steady yung PON. For this case, much better. So putol yung fiber, mag-book ka na ng technician, walang ibang paraan yan. Ayos. Ay, Luis, hindi pala naputol. Steady na yung PON. We're back online.